Good morning! Morning, morning! Asa na Marimar? Oh, yung ano po, yung... Gusto niya po! Umubusan ka na naman ang salita, Marimar. Bugas na to? Opo. Nabili ko siya ng atay and chicken ulit. Yun! Kaya ng mga doggies. Ay, na, chububoy! Chububoy! Uy! Sabi ko si Natsu eh. Wala ang mommy ni Nacho Buboy. Ay, sandali, luluto muna ako. Tipi boy. Tipi boy, tipi boy, tipi boy, tipi boy. Baba muna. Baba muna. Tsaka lang. Ever favorite na adobo ng mga doggies namin. Si Marie, press ko na naman, no? Nuunaan pa ako. Lagi unuunaan ni Marie maligo. Okay. Tinan nyo. Sexy ni Marimaro. All violeto. Purple pala. Purple. Naka-purple si Marie. Uy, kaya pala bilis maubos ng... Ay! Ay! Binubuhos mo yung... Di konti lang. Panghugas ah. Kaya pala bilis maubos. Kinagaya ko lang kasi kaya tagulit. Kaloka kayo. Ay, kakaubos lang din yung... Nalo na ba nila? Nalagay na? Ayan. Ubusan kami ng tawag dito. Ng gas. Kaya sa oven ako na gano'n. Minaiko ko yung baon ni Koloko. Pati na lang din may ano. May tira kagabi ng ano. Kaninong sing-sing to? Love. Po, kanina ka sing-sing to? Forever. Aba, may forever. Kanina to, Mari? Kanina to, ah? May pre-forever na kayo ah. Mais kayo. Ayun, buti may tira kagabi nga no. Ano po luluto yung ulam? Kare, kare. Di pa nga ako nag-aalmusal, ulam ka na agad yan. Ano ba yung sinasabi ko? Ito kasi torpo to si Mario. Huwag kang magsalita dyan. Yung buti lang may tirang fried chicken kagabi. Yun na lang inalmusal ni Koloko eh. Lagyan natin ng bay leaf. Isa lang, pantanggal lansa din. Lalansahan kasi ako eh. Yun, init. Grabe, kailangan na din maligo. Di ba may ano, may bagyo? Buti hindi tumuloy yun yung kaloka. Akala ko kagabi, tuloy-tuloy kasi lumakas yung... Umulan ba kagabi? Opo. Mahangin pati. Buti ngayon, mainit oh. Grabe yung init. Nagilamos lang ako. Parang nano na yung mukha ko eh. Oily na kasi tapos mainit pa. Ayun, parang piniprint ko na yung pagmumukha ko. Ayun, nakapasok na si Koloko kanina. Papasado, alas 8 na eh. And si Froggy tulog na din. Yes! Mga gutom na yun. Di kayo kita. Oh, para kayong anghel na nag-descend. Krutin! Kutin-tin-tin-tin! Oh! Para kayong galing-galing sana sa langit ah. Mamaya, ha? Mamaya, mamaya. Ay, ayun pa yung isang angel namin, no? Kuya Nacho, boy! Giglare kasi. Ah! Tum lang, kuya. Ha? Ah? Wawa manay. Ayun, it's shipping day na naman today, guys. Hindi kami nakaalis kapo ni Froggy. Bibili sana ako nito kasi parang sira na. Hindi na umiilaw eh. Good luck naman sa bill namin ngayon. Oh. Hindi, kailangan makaalis kami mamaya. Kailangan makabili ako niyan eh. Sayang din yung ano. Sayang sa kuryente. Makakasama ko pa naman dito sa bahay. Wagas pag ano eh. Wagas gumamit. Hindi man lang ano. Hindi man lang magdahan-dahan sa paggamit ng kuryente. Alam niyo yun. Nakakairita na minsan eh. Magpa-plancha pa isa-isa. Tapos manood ng TV. Bukas na yung TV dito sa isang sa taas. Manonood pa sa baba. Eh, isa lang naman yung pinapanood nila. Alam mo yun, minsan ay, ayoko nang mag ano. Nakainis lang yung parang pag nagsalita kasi ako baka ay nako, kaloka. Buti kung murang ano eh. Murang kuryente, diba? Hindi nila naiisip, ang hirap-hirap magbayad. Kaya,
Ayun, pag ganun lang kasi, naalala ko yung pag, ayan, ano na naman, asa is na naman. So, ajis, mag, ano naman yun, mag, reading na naman. So, minsan, ay, nako, diba, makaramdaman lang sana, please lang, mga kasama ko, maawa kayo. Ay, nako po, ganun talaga ang life. Ayaw makisama. Kain tayo, lunch. Kami lang ni Marimar ang kakain today. Kasi talog pa si Froggy, tapos nasa palengke yung pinsan ko, tsaka si Japong. Ayun, pinabili ko siya sa labas ng ano, lutong gulay na lang. Ang konti naman eh, ito, Mari. Karampot. Ang eh. Pero parang pareho lang. Akin tong gata, ah. Sige po. Sa'yo yan. Akin yung gata. Gusto ko gata. Tapos, isda. Yan. Isa kami. Bakit ano ito, Mari? Naputulan ng ulo. Naputol po eh. Putol po eh. Tapos, isa-usawa kami. Bagong isda. Kain tayo, guys. Sayang pa na yung kargarin. Kargarin ko dyan. Late naman dating nung ano, yung ulam galing palengke. Bigay ni Mama. Darating lang. Kailan tapos na kami ni Mari? Ayan na. Simot. Sige, Mari, next year. Yay! Wala pagkata, mga gulay. Hindi pa ako masyad yung makanguya eh. Hindi ko lang, parang ganun-ganun lang yung muya ako. Basta makakain lang. Sabit sa ulo pag gutom eh. Napit na ako matapos, guys. Yun din, naliligo na ako at ano? Ano ba gagawin ko? Ayun, tatakbo nga kami yung MOA at bibilhin kong ano, power saver. Ayun, sana makapunta ito. Tapos si Froggy, mamaya ako gisingin pag nakaligo na ako kasi ang bagal-bagal ng kilos niya eh. Dapat ano din, schedule din ng paliligo ngayon ng aso. Kaso, ano, bukas na lang kasi busy pag ano, busy talaga ako pag TTHS. So, yun. Kailangan ko ng paligo at init na ako. Talo pa ako ni Mari, nakadalawang ligo na ata yun. Waiting for pick up na lang ulit. Hi! Kapagod! At gutom na ako. Bumili ako ng suman. Sumang magkayakap. Kasi lumabas ako kanina at ano. May tiningnan ako. Grabe yun. Wala na naman ang ulan. Mukhang malakas naman ang ulan. Ayan. Sisimula ng dumilim. Clerks. Wala pa yung ano ko, yung pick up ko. Sabi ko 4 PM ngayon eh. Mga alas 8 na naman yung darating si Kuya. Kaya nang last time, kinakabahan ako pag ganyan eh. And then, anyway, okay lang pa. Basta ano, basta dumating. Kaso inaalala ko baka biglang bumuhos na naman ang ulan. Maano siya, mga stranded. Di ako maano mapipakan, di ba? Ayun. Nandun si Marie, pinag-aantay ko na lang ulit sa ano sa baba. Mayroon na tayo. Bumili ako ng ano ng sumang magkayakap. Yan. Tapos kape. Si Froggy, ginigising ko, ayaw pa eh. So ako lang kakain na ito. Si Kulokoy din, ayaw ko muna kumain. Ayun, kain tayo guys. Sarap oh. Yung ano to, yung latik. Tapos ito, walang lasa to, ano lang, lasang dahon, which is masarap siya. Yung dahon ng ano ng saging. Kaya yun, sumang magkayakap or sumang latik. Kain tayo. Subo guys. Yum. Kaloka to mga bata. Nag-swimming sa cork. Oh my God. Bagay, gawain ko din yan ng ano. Yung bata pa ako. Sarap maging bata. Magupitan tong batang to at nati-take note na sa school eh. Haba-haba na ng buhok.
Magpapa-headband na ako. Headbandan ka daw. Headbandan yung mga boys na, no? Mahaba na hair. Ay, si daddy na una. Papaahit na naman. Papakalbo. Huwag ka magulit yun. Mami, di ba wala yung katawan ng ipis parang uod? Ibig sabihin ng mauod na uod sa itlog, maraming ipis. Pangit ng ipin mo, di pa rin natatanggal itong ano? Pag hindi na mo sa lahat. Pabunot natin. Nalantok ng kulokoy. Huwag gagalaw, huwag gagalaw. Hi guys, magandang gabi. Di pa rin ako nakakalis dito sa pwesto ko. Ayun, ano na yun, tapos yung shipping. Maaga naman in fairness kaysa last time na 8:30 na ata. Naawa nga ako dun sa rider, parang siyang lasing na lasing dahil inaantok. Alam niyo, yung talagang gusto niya nang matulog. Worry nga ako, sabi ko, kuya kaya pa ba? Baka maano ma-aksidente kasi niya. Hindi, kaya ko pa ito isa ano lang, cobra lang katapat nito. Nakakaawa naman. Madami pa daw siyang pipikapin, kaya yung binibigyan ko na lang siya ng tip kasi mabait siya, mabait yung ano ngayon yung nagpipick up sa akin ngayon. Although ano, puro naman sila mabait, kaso yung isa yung nawala is pasaway yun na release, ano, bago siya nawala is naging pasaway, kaya yun. Tulog na si Kolokoy, guys. Nakaalis na din si Froggy. Nag-ano lang nga lang si Froggy. Naka-shorts lang yung cargo. Tapos t-shirt na chinelas kasi naka-dress down yata sila ngayon pag ano. Since umulan kanina, pag tag-ulan daw, naka-dress down sila. Kaya yun, parang mama siya lang sa luneta yung itsura. And then, napakain na ni Marie yung mga dogs. Hindi nga ako hindi ako nagluto ng ulam. Wala namang nag-iintinding pakain. Pero nagpasaing ako kay Marie. Tinatanong ko sila kung anong ulam eh. Tinidate mo ako. Ay, meron naman doon kanina yung dala ni ano, ng pinsa ko galing palengke. Yung gulay. Siguro mga pagod pa. Ay, yun pa sa mga kwarto na ilayo pa lumabas. Kaya mo si Marie, nanonood data ng pangako sa'yo. Hindi ko rin maramdaman ang presensya. Ayun. Tapusin ko lang to guys. Ilan na lang malapit na. And then nagsasagot na din ako ng mga inquiries na naman para bago matulog. Tapos na ang gawain. Yes, TV boy. Yes, TV boy. Yes, yes. Anong gusto mo sabihin? Naku, nagising yung isa. Yes, yes, yes. Ano? Ano? Shake hands pa? Ha? Shh. Ha? Oh. Hindi yan. Kamay. Talaga. Sige na, sleep na kayo. Siguro to, nag-i-sleep na. Dali na. Ayun, guys. Natapos ko pa lang. Diyos ko, sakit ng puwet ko. Manid yung puwet ko. Wala nang pakiramdam. Kakaupo. After kasi magana mag... Excuse me, Tipi. Excuse na ako, baby. Dali na. Excuse na si mami. Dali. Papasok na ako. Sleep na kayo. Ayun. After kasi magpagupit ni Kuloko John Froggy, back to business ako at ang dami pang order. Kinuha ko na rin. Tapos, pinako na rin yung mga natirang ano, mga naiwan. Mga na-late na magpa-confirm kanina ng payment. Kaya yun, ang oras na. Alas 9, gist na. Nakapasok pa lang din ang kwarto. Tulog na nga yung bebe ko. Ba't dito nagkumot? Ayun. Next na gagawin is... Aray po, sakit talaga ng ano. Sakit sa puwet. Mag-edit na ako.
Pero mag-ano muna ako, mag-shower muna ako para hindi ako tamarin na at nanlalagkit na ako. Pero naligo na ako kanina. Mag-ano na muna ako, guys. Transfer ko muna tong mga vlog sa PC habang naliligo ako para mamaya ready to edit na. And then magsasagot ako ng mga ano, ng mga comments din sa ano, sa vlog, kasi baka isipin nyo nande-deadman na naman ako. Hindi po ah, kasi minsan may nagko-comment na ganun eh. Akala mo daw eh milyon ang subscribers ko para hindi makapag-reply. Talaga naman, oo. Oh, di ba niya nakikita na I'm busy with something else pa bukod sa pagwa-vlog, di ba? Pero anyway, naiintindihan niyo naman yun, alam ko. Meron lang dyan ang mga minsan papampam. Yung iinisin ka lang. Pero okay lang. Manginis siya hangga't gusto niya. Basta busy ako sa business ko. Ayun. Nagiging productive ako lagi. And what else? Basta nakikita niyo naman, guys, 'di ba? Hindi ko na kailangan magpaliwanag. So, 'yun. And what else? What else? Saan ba sinabi ko kanina? Ayun, magkukuha din ako ng mga nagpapabate kung meron pa. Kasi malamang nagtatampo na rin yung mga nagpapabate at hindi ako nakakakuha. Hala! Ano yung kinakaya mo, Chuboy Boy Boy? Nagkalat ka na ng mga tissue dyan, Boy Boy. Ha? Ayun, baka dito muna siya matulog ngayong gabi. Oo naman. Miss niya na siguro si mami niya. Ay, sendan ko nga kay ano. Gidaya ng fiber. Picturean ko si Natsu Boy. Ayun guys, nakapag-edit na ako ng, ano, ng isang vlog yung kahapon. And then, tingnan ko kung makaya ko pang makaisa itong vlog ngayon. Kapag na ako. Sakit pa ng ano ko. Sakit na nga ng pwet ko. Masakit pa yung puson ko. Monthly ano na naman. Monthly. Chorba. Yung pag first day ko. Yun, dysmenorrhea. Sakit. Parang di mo alam kung nasaan yung ano. Isawit sa likod tsaka sa basta doon. Ayun, ano? Ay, di mo na ganyan ginangat-ngat, no? Nahuli kita eh! Thank you guys sa mga bumati sa amin nung anib namin. Ayun, maraming salamat. And hello pala kay ano ba, kung makalimutan, kay Chris Polanco. Tama, kay Chris Polanco and kay sino ba yun? Ano, nakalimutan ko. Si Karen Basain. Basain or Basain? Ayun. Basta Karen Basain. Yun. Hi sa'yo. Nagbo-vlog din siya, guys. Kung gusto nyong mapanood yung mga payak na pamumuhay na sa probinsya. Ayun. Nagbo-vlog siya. Tingnan niya. Lagay ko na lang yung link niya sana sa ibaba ng ito. Comments. Ay, sa description box. Ayun. Maraming salamat sa mga bumati. Tapos, how to survive daw. May nagtatanong how to tips. How to survive yung 12 years. Para sa akin, guys, ano, pasensya lang. Yun lang ang nag-work sa amin. And as long as mahal mo siguro. Kasi si Froggy, dami ding ano, dami ding nagawa kasalanan sa akin yan. Pero, ayun, kami pa rin. And mabait na siya ngayon. Kasi dati talagang super babaero yan. Walang opisina yan na hindi siya nagkaroon ng babae. Promise. Talaga yung heartache naman na binigay sa akin yan. Meron pa nga, ay nako, kung kukwento ko lang talaga sa inyo, sasabihin nyo, wow, ang tibay ko naman sa ano, sa 12 years pa lang, na ano ko na yun, naranasan ko na yun. Kasi yun, yung, sige, kwento ko na lang din, para ma-share lang sa inyo. Bago pa yung ano, ito yung pinakalast na yun talaga na nangyari na siguro doon niya rin na-realize na tama na, kumbaga, diba? Kasi yung na ano yung cellphone niya na tawag dito, natangay, na pickpocket, ayun. Tapos, tinatawagan ko na siya noon, sabi ko,
sa kana kasi before nung pumasok siya sa ang gulo ko eh, no. Basta yung nababae siya, may nakakita sa kanya yung nagnakaw ng cellphone niya. Nakita siya na may kasamang babae pumasok sa ganito. Tapos ako naman, kumbaga hindi yung babae yung issue sa akin. Yung issue sa akin is baka kung anong mangyari sa kanya kasi malay mo. Nauso kasi doon yung ano yung mga may pinapatay sa loob ng hotel, ng motel. Kaya yun ang nag-ano sa akin noon na talagang grabe yung iyak ko. Sabi ko sana okay lang siya. Tapos hinahanap ko siya sa lahat ng motel dito sa ano sa Pasay. Dito lang kami na nakatira kina Papa na ano. Kasi before nung nangyari naman yun is nag-away kasi kami. So siguro pampaano niya pampalipas oras. Parang fling lang yung gano'n na lang yun, mga lalaki. Talagang likas sa kanila pagiging babae. Ayun, talagang grabe yung iyak ko noon. Daw mapakali. Talagang feeling ko, ano na, baka matapos tong araw na to, mabalita ako na lang, nasa morgue. Alam mo, nag-jump agad ako sa ganang conclusion. Kasi nauso talaga noon na yung mga modus din ng mga babae na pumapasok sa mga gano'n na may kasama. Tapos pag may sakto kasi noon, miss, bagong sahod siya eh. Kaya yun ang naano sa akin na baka may mangyari. Hindi ko na, dami pa sikat-sikat guys, no? Pero alam niyo na yun. Tapos yun. And then yun nga, nalaman ko dahil yun sa magnanakaw, sa nagnakaw ng cellphone niya. Tapos yun, alam niyo nila mama, ni papa, gano'n nalaman yun. Tapos siguro nga kinausap siya nun ni papa kasi nakita ni papa na kung paano ako umiyak noon talaga. Yung sakit na kasi syempre naloko ganun kumbaga naloko yung anak niya niloko ganun niloloko ng manugang niya kaya yung siguro kinausap siya ni ni papa na kung ayaw mo na sa anak ko kumbaga isoli mo na lang sa amin para iwanan mo na kaysa sinasaktan mo parang ganun siguro dun na pag-isip-isip ni Froggy na ayun siguro tama na, ganun. Parang, naiyak tuloy ako. Kasi ang dami na talaga nangyari sa amin, guys. Hindi lang yung, anong yun. Pero yun ang pinakalas talaga. Kaya, thankful din ako sa, magnanakaw na yun. Kasi, na, kumbaga na-enlightened si Froggy na, alam niyo yun. Yung muna kasi balikan, pero naalala. Kasi nangihingi lang ng tip. Ayun. Tiwala lang din sa ano sa partner niyo kahit gaano pa siya karami gaano pa karaming ano kasalanan niya sa inyo yun pa rin magstick pa rin kayo alang-alang sa pinagsamahan niyo lalo na kung may anak kayo kung girlfriend boyfriend pa rin naman kung girlfriend boyfriend pa lang naman kung hindi tiwala lang naman lahat guys tiwala yung nagsasariba diyan kasi kung wala tiwala wala sira. So, yun. Tapos, ano ba? Tapos, ayun nga, maging pasensyosa kayo. Huwag kayo yung, ako kasi doon, bungangera talaga ako eh. Bungangera pa rin naman ako ngayon, pero na-lesson na. Pareho kami, nagbago na kami, pareho. Kumbaga, yun nga, napagdaanan namin yun. So, siguro, natatawa lang ako sa mga nangyari na, pero, nakaka-proud kasi nalagpasan namin, 'di ba? And then kung nang lalaki yung partner niyo, ayun nang lalaki, kung nang babae, mga asawa niyo, mga asawa or boyfriend niyo, huwag niyo iisipin na ano na gumante, yung ginawa nila is ibabalik natin sa kanila. Ayun, huwag niyo gagawin yun, yun ang numero uno kasi nang lalaki kahit ilan pang babae na magkaroon sila. Okay lang sa kanila, pero sa ating mga babae, di ba? Ang pangit tingnan, parang, alam niyo, hindi ko alam kung bakit, pero ganun sa ano natin, sa society natin, di ba? Ang lalaki, okay lang na magloko, pero ang babae, once na nagloko, parang ang pangit-pangit na ng pagkatao. Kaya yun, kung niloko man kayo, kung nagkaroon mo siya ng babae, nag-flirt, mga fling na yan, okay lang yan, as long as sa inyo siya umuwi. And then, yun nga, wag kayong gagawa ng ikakasira lalo ng relasyon ninyo. Kasi, mahirap nang buuin yung nasira, guys. Lalo na kung tayong mga babae na yung nagkamali
sobrang hirap na para sa kanila natanggapin. Kasi tayo, natatanggap natin lahat. Meron tayong ganong, ano, meron tayong ganong superpower na natatanggap natin lahat ng mga sakit. Pero sila, isang pagkakamali lang natin, aayaw lang sa atin. Kahit gaano pa ka tagal yung pinagsamahan, once na nagkamali tayo sa ganong, ano, sa ganong, basta, sa pag malalaki yung issue, ganun. Hindi na tayo babalikan yan. Madami na akong, ano, madami akong kilala na ganyan. Promise. Kaya, yun lang siguro, guys. Tiwala lang. Maging pasensyosa. And, syempre, isa na din dun yung maging sweet kayo sa, ano, sa partner nyo. Baka naman kasi, ano, baka, yan, baka naman kasi pinababayaan nyo unang-una, diba? Kung pagod na nga sa trabaho is wala kayong ginagawa sa kanya, pakita nyo rin sa kanya na yung pag-aalaga nyo, paghanda nyo ng pagkain, kahit pa yung damit niya, yung ganun. Kasi yun ang unang-unang nakano din siguro kay Froggy. Kasi nakita niya kung paano ko siya alagaan. Ultimo, ano, ultimo dati, pandigo niya, talagang piniprepare ko yan. Siguro naisip niya na pag nawala ako, or pag nasira yung pamilya namin, kasi grabe yung ano, malaki yung mawawala sa kanya lalo, di ba? Malaki yung itinapon niya, kumbaga. So yun, nagbago na naman siya, kaya I'm so happy. So, yun lang guys, yung masishare ko. Di naman, wala naman perfect na relasyon talaga. Lahat dumadaan dyan. Hindi man sa third party, ganun, sa trust issue, dadaan at dadaan tayo sa ganung pagsubok. Ayun, and natutunan ko din kasi sa nanay ko yan. Talaga, grabe yung nanay ko, sobrang bilib ako noon. Ang dami-dami niya ng nakikiagot sa natsubuya. Ang dami-dami niya ng pinagdaanan. Pero ayan, magkasama pa rin sila ng tatay ko. Kasi tatay ko, isa din yung napasaway. Kaya yun lang guys, sana makatulong sa inyo yung na-share kong karanasan. Diba kuya? Yes kuya, nagagawa ka talaga, no? Bitawan mo na kaya yan. So, yun lang guys. Yun lang po. And good night na ako ha, para ma-edit ko na to. Siguro mahaba-haba to ngayon. No, good night. Thank you ulit sa mga bumati sa akin. Salamat!